Baka pwede mo akong bigyan ng premyo kapag nagawa ko na mahalin ka ulit ni Mayita at hindi siya maagaw ni Tita Onelia. Ano bang gusto mo kapalit? Gusto kong pakasal tayo. Bakit patanggap pa rin kayo natanggap ng labahin? Ito bang mga kayo sa trabaho? Sarili nyo lang pinapagod nyo dyan eh. O ito po ay pupatang ko lang dito sa upuan. Aligande! 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 Hindi mo ako kailangang iwasan. Dinalaw ko lang naman si Rosho, pero hindi rin ako pwedeng magtagal dahil marami rin akong gagawin. Kung ganun, bakit ayaw mong tanggapin ang tulong ko? Hindi ko kailangan yan. Kaya ko maghanap buhay. Kung ayaw mo magkaroon ng utang na loob, huwag kang mag-alala. Hindi ko mamasamayin yan. Wala akong pakialam, Hon Miguel. Anong gagawin mo? Titira sa kalsada? Bakit? Anong masama dun? Ayoko lang na isang araw natatawagan ako ng mga pulis at malalaman ko nakakulong ka. Hindi, dahil kahit na arestuhin ako at makulong ng habang buhay, hindi na kita aabalahin. ¿Y a dónde vas a ir que te estás arreglando tanto? Allá a casa de Juan Miguel, ¿dónde crees? ¿Y piensas que vas a encontrarlo a estas horas? En este momento lo que quiero es platicar con Onelia. Estefanía, insisto que tengas cuidado con ella. Que no vaya a descubrir tu traición poniéndote de parte de Juan Miguel. Onelia es una mujer sumamente peligrosa para nosotras. Ay, no te preocupes. La sé manejar muy bien. Me da mucho miedo que, sintiéndote tan segura, niña, puedas cometer algún error. Como descubrir que ya tienes un plan con Juan Miguel. Mira, te aseguro que te puede ir muy mal. Ay, ya no me des tantos consejos. Yo sé cómo manejarme. Eres una necia, Estefanía. Te sientes segura porque siempre te ha ido muy bien. Pero las cosas te pueden fallar. Ya, todo va a salir bien, ya. Cállate. De todos modos, debes tener varias posibilidades. Por si en esta casa se descubre todo el pastel que armamos las dos. No, mejor di que fue tu idea. Tú quisiste que me hiciera pasar por hija de los Velarde, principalmente por provecho tuyo.
Oye, se me olvidó comentarte que Mayita dijo delante de su abuela, de su padre y de mí que su madre está viva. ¿Qué es más? Platico con ella. ¿Le dices al jardinero que todo tiene que estar muy limpio y bien? ¡Malvina! ¿En dónde está el cuate que no lo encuentro? Ya no está en la casa, Mayita. Marichuy lo mandó a buscar y se lo llevaron a donde ella vive. Nag-aaway tayo na para mga bata. Pwede bang mag-usap tayo na maayos? Wala tayong pag-uusapan. Pero may gusto ko sabihin sa'yo. Tanggapin mong sustento. Kailangan mong pera, Marichuy. Responsibilidad ko bilang dati mong asawa na sustentuhan kita. Pwede yan sa mag-asawang naghiwalay pagkatapos ng matagal na panahon. Hindi sa tulad natin nagsama lang ng isang gabi. Oo, isang gabi. Isang gabi na parang kasing haba ng buhay ko. Para sa'yo. Pero ako, gusto ko nakalimutan ang lahat. Totoo, Marichuy. Sigurado ka ba? Ay, ¿tienes miedo de besarme? No me interesa hacerlo. ¿Estás seguro? Gustavo, lo siento por mi amiga Leticia, pero así es la vida. Nos quitan y quitamos. Hayaan na akong umalis. Gusto kong ulitin ang gabing yun. Hindi lang isang beses, 1,000 beses. Gusto kong malikan kita ulit. Tumigil ang makatabi ka ulit sa pagtulog, malambing at masaya. Gusto kong ulitin natin yung Marichuy. Pakiusap, huwag mo kong hawakan. Mahal ko, pag hinahawakan kita, pakiramdam ko may sarili akong mundo. At gusto kitang dalhin sa mundo na yon. Gusto ko sanang balutin ka ng mga bisig ko para maramdaman mong ligaya sa lugar na yon. Pasensya na kayo. Nangako ako kay Rocio na hindi na ako mawawala sa tabi niya sa araw ng operasyon niya. Kaya ako nandito. Mamaya pa siya dadalhin sa operating room, Ma'am Cecilia. Maaari ba? Sige, tuloy po kayo. Salamat. Sa palagay mo ba'y pag-asa siyang bumalik sa dati? Matagal ang magiging proseso, pero ipagdasal natin ang mangyari yan. Juan Miguel, ang paghihiwalay ninyo ni Marichuy, sigurado na ba kayo? Qué carita tan triste y tan seria, ¿por qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! Mira, se cayó. Mira, estaba en una tienda, ¿no? Estaba ahí sentadito y me dijo, oye, oye, Estefanía, llévame con Mayita, quiero ir con ella. ¿No te gusta? ¿No te gusta? A ver, dime. ¿Por qué estás enojadita? Porque Marichuy se llevó cuate. Y yo ni lo sabía. Y ahora no tengo con quién jugar. A ver, cuéntame. Entonces, Marichuy dejó aquí al perrito. Sí, dejó todas sus cosas. Ahí están en la recámara. Y lo único que mandó a buscar fue a cuate. Yo no quería que se lo llevara. Ay, es que Marichuy es mala.
Se lo llevó para molestar. Ajá. Entonces, aquí siguen sus cosas, ¿no? Ang paghiwalay namin. Oh, Ma'am Cecilia, sigurado na yan. Pasensya ka na, pero sa nakita ko ay parang hindi pa. Dinalaw niya lang si Rosie at nagkataon naman na dumating din po ako. Ang kinilos niyong dalawa ang tinutukoy ko. Siguro nadala lang ako ng emosyon ko nung makita ko po siya kanina. Tess, mahal mo pa si Marichuy. Opo, Ma'am Cecilia. Kakausapin ko lang ang doktor niya. Excuse me. Paano pa makikipagbalikan si Stefania kay Juan Miguel ngayon? Kayong inamin niya na mahal pa niya si Marichuy. Candelaria? Aling Candelaria? Naku! Naku po, Diyos ko, nangyari na naman. Aling Candel, naririnig mo ba ako? Aling Candel! Aling Candel! Utang na loob, gumising ka! Aling Candelaria? Aling Candelaria? Diyos ko! Pues no sabía que la recámara de Marichuy estaba dispuesta como para recibirla nuevamente. Ni idea. Pues aquí están todas sus cosas. La foto de Juan Miguel que recortó de un periódico que me robó, por cierto. Su ropa, bueno, todas sus cosas. Yo no había vuelto a entrar aquí. Qué extraño que no se llevara todo, ¿no? Nada más mandó recoger al perro. Sí, eso me dijo Mayita. Le diré a Balbina que lo saque todo y que lo tire a la basura. Sí, buena idea. Porque estas cosas son para ella un pretexto para volver. Y para Juan Miguel, un altar a su amor por la noche. Obviamente entonces habrá que desmantelar el altar y desaparecerlo todo. Pero es que si yo le dije que no hiciera nada, hombre. Pues sí, pero no te hizo caso, Marichuy. ¿Sabes dónde la encontré? En los lavaderos. Lavando un montón de ropa. La traje para acá y le dije que no hiciera nada. Pero pues ya ves el caso que me hizo. No, padre. ¿Cómo la ve usted, padrecito? Mal, María de Jesús. Vamos a tener que internarla. ¿En el dispensario del barrio? No, 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 hija. Ahí no hay las posibilidades de atenderla bien. Voy a conseguir un pase para el hospital general. Ese es muy buen hospital, Marichuy. Pues sí, ya lo sé, hombre. Si allá está Vicente y la Chío, la hermana de Juan Miguel. Bueno, esa es la buena. Nunca más me duele. Es saber que ya no sirvo para nada. Matagal daw ba ang operasyon niya? Sa tingin ko, mahirap at mabusisi ang operasyon daw kasi ito. Maging matagumpay sana ang operasyon. Naaawa ako sa sitwasyon nilang dalawa. Napakabata pa kasi nila, pero sinusubukan na ng kapalaran. Maya-maya lang dadali na siya sa operating room. Matay, padre. Mahal na mahal ko po siya at kailangan ko pa siya dito. Vicente, ikaw ba yan? Nandito lang ako sa tabi mo. Nahihirapan ako dumilat. Alam ko. Inaantok kaya ako. Kaya matulog ka lang. Sige na.
Matapos agad sana ang operasyon. Mahal kita, Rosyo. Mahal din kita. Makikiraan po. Bakit? Ooperahan ka na. Lakasan mo ang loob mo, ha? Kuya. No, mira que traerme aquí para tirarme en una cama como un saco de papas. Como un saco de papas. Como ¿qué? Un saco de papas. Usted ni caso me hace, padrecito. No siga rezongando. Quédate tranquila, Candelaria. Esos van a chocar. Ya, ya vi que te importa. Yo nunca me había enfermado, padrecito Anselmo. Bueno, algún día tenía que ser el primero. Ay, pero ¿por qué? Y además, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Pues según cómo te portes. Ay, ni que fuera yo una niña para que me estén castigando si me porto mal. Uf. No se tardes a Marichuy con el agua. Ya chocaron. ¿Cómo está Marichuy? Ayos lang ako. Dinalo mo ba si Rosyo? Kanina, pero bumalik na ako. Kasi dinala namin dito si Aling Candelaria. May sakit kasi siya. Sige, hinihintay niya itong tubig niya eh. Saan kwarto siya? Dito, sa 507. Aalis na ako. Kumusta? Kumusta? Kumusta, Eduardo? Nakita ko ron sa labas si Marichuy. Akala ko umalis na siya ng ospital. Anong sabi niya, nakoconfine dito si Aling Candelaria. Hindi niya yun nabanggit. Yun ang sinabi niya sa akin. Alam mo ba kung nasa ang kwarto si Candelaria? Nandun daw sa 507. Titingnan ko muna kung may kailangan sila. Excuse me. Sige mo si sila. Kamusta na ba ang lagay ng kapatid ni Dr. Sanguman? Ang alam ko lang po, ooperahan siya ngayon. Kukumustahin ko siya. Nabalitaan kong nandito ka rin sa ospital, Candelaria. Kumusta? Kumusta na ang lagay mo? Nanghihina ang katawan ko kanina at lumala ngayon. Ay, hindi pala. Parang bumubuti na ang pakiramdam ko. Siguro dahil ayoko magtagal dito. Ikaw, Marichuy, kumusta? Huwag kang mag-alala, Juan Miguel. Kaya niya. Hindi pa ba tapos ang operasyon ng kapatid ba? Hindi pa po. Kasi simula pa lang nila. Sabi po ni Eduardo, nandito rin daw po si Aling Candelaria sa ospital. Oo, may sakit kasi siya. Ano po? Ang kanyang puso. Malala po ba ang lagay niya? Hindi pa naman gaano. Pero minabuti ko nadalhin siya kagad dito sa ospital para naman hindi na lumala ang kondisyon niya. Nabalitaan ko ang tukol sa paghihiwalay ninyo ni Marichuy. Doon muna ako. Kung may nagawa man akong... Hindi, Padre. Naiintindihan ko po. Wala kayong kinalaman dito. Si Adrian ang may gawa na. Alam niyo rin po ba na ayaw tumanggap ni Marichuy ng sustento? Hindi, pero hindi nakakapagtaka sa akin yon. Ayaw niyang tumanggap ng anumang tulong, Father. Kahit na kailangan niya pa to, lalo na ngayon na may sakit si Aling Candelaria. Siguro, kung papayag kayo, baka pwedeng kayo na lang ang bigyan ko ng pera kada buwan. Tapos ibigay niyo sa kanya na hindi sinasabing galing sa akin. Hindi. Hindi mo na kailangan yun gawin, Juan Miguel. Napapaligiran kasi si Maria de Jesus ng mabubuting mga tao na handang tumulong sa kanya. Huwag ka lang mag-alala. Batiin mo naman ang bisita natin, Marichuy. Kumusta po kayo?
Ganito, gusto ko lang sabihin na kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Ako'y... Alam niyo, didiretsuhin ko na po kayo eh. Huwag niyo na kaming alalahanin dahil ayos na po kami rito. Totoo, nandito na lahat ng kailangan namin. Wala na kayong maitutulong. Mabuti kung ganon, pero kung sakali lang na... Ito na admission papers niyo. Ikaw na humawak. Kumusta po, ma'am? Mabuti, salamat. Sige, Candelaria, ipagdarasal ko na bumuti agad ang pakiramdam mo. Dadalawin na lang kita sa ibang araw. Sige, sana lang wala na ako pag bumalik ka. Sana nga. Dahil ang ibig sabihin nun, magaling ka na at nakalabas ka na. Paalam, Marichuy. Sige po. Sige, alis na ako. Ba't siya nagpunta dito? Ewan ko, makapinuntahan niya si Rosho kasi ngayon siya ooperahan. Tapos nabalitaan niya na dito si Aling Candelaria, kaya dumaan siya. Ang totoo niyan, Adrian, nagulat din ako nung dumating siya. Hindi na dapat siya nagpunta rito pagkatapos ang ginawa niya sa'yo. Hindi, Adrian. Mabait siya sa akin nung nakatira ko sa kanila. Kaya nga nasaktan ako nung pinaniwalaan niya sina Estefania at Tita Isabella. Gusto ko lang naman na maramdaman ang pagmamahal niya. Na maramdaman kong parang anak niya ako. Titignan ko lang po kung anong nangyayari sa operating room. Pagkatapos pupunta ako kay Aling Candelaria. Sasamahan kita, Doktor. Gusto ko rin malaman ang nangyayari para mapanatag ng loob ko. Sige po. Eduardo, salamat. Walang anuman. Sige. Sige po, Padre. Mabuti at nagkita rin tayo rito. Ako rin po. Matagal na kitang gustong kausapin. Kamusta po si Aling Candelaria? Mabuti naman. Nagpapahinga. Nako. ¿Todavía no terminan de operarla? No, señora. ¿Vi salir de aquí a Juan Miguel con un sacerdote? Sí, es un sacerdote. Son amigos. Pudo ver a Candelaria. Y a Marichuy también. Les ofrecí mi ayuda, pero la rechazaron. Marichuy no quiere nada de Juan Miguel. Ni siquiera la atención a la que tiene derecho. ¿Por qué? ¿Por qué rompieron Marichuy y Juan Miguel? ¿Por qué? Discúlpeme, pero es algo que no me pertenece. Ay, perdón. Perdón, sí. Lo siento. Sabe, Eduardo, de no pasar lo que pasó, yo hubiera podido querer a Marichuy como una verdadera hija. Ayan, Aling Candelaria, inayos ko na. Matulog ka na dahil sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Pabayaan mo na ako. Pamira kasi ang lamig-lamig sa kwartong to. Hindi ako makatulog. Ano naman itong nasa kamay ko? Kati-kati. Hindi ako mapakali. Hindi natin pwede nang ganyan. Sige na. Uwi na ako. Titingnan ko na kung nakabalik na si Rosho. Talaga naman. Teka sandali. Bakit hindi mo sinabi sa akin may sakit si Aling Candelaria? At bakit ko sasabihin sa iyo kung mag-anak ka ba niya? Hi, Marichuy. Ngayong may sakit si Aling Candelaria, kailangan mong tanggapin ang pensyong binibigay ko sa'yo. Nakakaintindi ka ba? Ayoko. Sinabi ko na yung kanina eh. Marichuy, utang na loob. Pero pinipilit kong hanaalisin ka sa buhay ko, Juan Miguel. Intindihin mo naman, kailan mo pa tatanggapin niya? Marichuy! Marichuy! Ayos ka lang ba? Sumagot ka, Marichuy! Marichuy! Gumising ka, Marichuy! Marichuy! Ito ang mga dapat ng abangan. Patingin ka. Juan Miguel? Hahanapin ka ni Rosho pag-ising niya. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko nga po maintindihan eh. Ngayon na ito nangyari sa'kin. Biglang umikot ang paligid ko tapos unti-unting dumilim hanggang wala na akong makita. Tapos sinimatay na ako. Ay, naku. Sandali. Alam mo bang yan din ang nangyayari sa mga babaeng naglilihi? Anong ibig sabihin nito, Aurelia?
sulat na rito. Wow, Loli Pop, salamat. Buksan mo na ba? Okay. Bakit? Supreme na to. Pagkailangan mo para sa kong nangitinding pag-uusap. Maniyan de Jesus. Thank you.